Magandang umaga, Batangas. Narito po magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Miyerkules, May 3, 2023. Ang low pressure area po ng ating binabantayan ay huling namataan sa katubigan ng San Agustin dito sa bahagi ng Surigao del Sur sa May Caraga Region. Sa ngayon, maliit ang tsansa na ito'y maging isang bagyo, pero ito'y nakakaapekto sa malaking bahagi ng Visayas, Palawan at Mindanao. Magkakaroon din ng maulap na kalangitan na may pag-ulan sa bahagi ng Maymaropa at sa Bicol Region. Ngayong araw, ang malaking bahagi ng ating bansa'y makakaranas ng maulap na kalangitan na may tsansa ng kalat-kalat na pag-ulan. Samantala, sa kababayan natin dito sa bahagi ng Luzon, makikita natin na walang gasinong kaulapan, ibig sabihin magiging mainit pa din ang lagay ng ating panahon. At inaasahan natin sa mga susunod na araw, itong low pressure area na ating binabantayan ay malulusaw na. Pero sa pag-iral nitong ITCZ ay maulap pa rin ang susunod na araw dito sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Para naman po sa probinsya ng Batangas ay makakaranas ng minsanang maaraw pagkatapos magiging maulap na may ilang pag-ulan sa hapon. Sa hilagang parte ng Batangas ay may 40% chance na pag-ulan. Sa silangang parte ay may 63% chance na pag-ulan. Samantalang sa kanlurang parte ng Batangas ay may 40% chance na pag-ulan. At sa timog bahagi ng Batangas ay may 42% chance na pag-ulan. Kaya paalala natin sa ating magigiting na kabatang na magdala ng pananggalang sa init at sa mga posibleng pag-ulan. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Miyerkules ay nasa pagitan ng 26 to 32 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 5:33 ng umaga at lulubog mamayang 6:13 ng hapon. Lagi po nating tatandaan, ligtas ang may alam. At tulad ng laging paalala sa atin ni Governor Mandanas, laging maging handa, ingat at magiting. Mula po sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ako po si Raven Rentasida, nag-uulat. Magandang umaga po.